Ang aking gawang homemade na buro, burong tilapia. Yan. Good morning guys, ako pa lang umaga sa inyong lahat. Ito na naman po si Artership Vlog. At may vlog for today at magluluto tayo ng buro, burong isda. Yung kasi gumawa ako nung yun, yung unang video ko, yung paggawa kung paano paggawa ng buro na isdang tilapia. At manood po kayo kung paano magluto ng buro para kung may natutunan kayo, please like and comment sa baba at pwedeng share nyo rin and subscribe. Umpisa na natin magluto kasi na-prepare ko na lahat ng mga ingredients. So, start na tayo. So, ito nga guys, yung buro. Pwede na siya. Yung ganda na-permit na siya yung puna siya pwede na siyang iluto bali for this to wala dahil busy kahapon pwede na rin kahapon to pang 3 days sana kahapon kaso di ko pa siya naluto pero okay lang dahil sakto lang pa rin naman ang pagka-permit niya hindi pa to gaano maasin kasi pag lumagpas ng ilang araw pa to medyo maasin na pero masarap pa rin kahit maasin pag naluto yung iba kasi ginigisa nilang mabuti hanggang mag-dry, magmantika lang siya. Pero ako ay luluto natin siya sa kamatis para hindi siya dry, mas masarap. Yun, prepare lang natin yung ingredients. Yan, start na natin, butuhin. Yun, kailangan natin ng kamatis. Yun. So next ang sibuyas. Yun, sunod ang bawang. Yun, bawang. Yun, yung garlic. Yun, ginger. Kunting ginger na lang kasi maraming ginger na yung nilagay sa rice. Kaya ito na lang mga 10 grams. Yun. Yan, yung ginger. Then, green onions. Yan. Yun. Yun. Okay. Sunod, iluluto na natin yung buro. Gigisan na natin siya. Okay na itong ligado. Sliced sibuyas, kamatis, ginger, at garlic. At ito na yung ating buro ngayon. Yan. Ganda na pagkagapan, no? Ferment niya. Iligasan na natin siya. So, yun. Bukan natin ng sapal. Talagyan natin siya ng mantika. Yun, mantika. Ganda lang natin yung mantika. Yun, mayroon na yung mantika. Ulayin lang natin yung sibuyas. No? Sulod natin yung ginger. Yan. Ilang natin siya. Bago natin ilagay yung bawang. Garlic naman. No? Garlic. Para mas mabango. Mas malasa ang buro natin. Maraming garlic. Kasi naglagay na ako ng garlic at ginger sa buro nung ginawa ko yon. Kaya malasa na yon. Tsaka yun, sunod na natin itong kamatis. Okay. Yan. Lutuin lang natin yung kamatis bago natin ilagay yung buro. Hanggang mamula-mula ang hukan nito. Hanggang madurog yung kamatis. Yun ang masarap. Yun, hindi ko nito. Maglalagay lang pala ako ng chili. Green. Ang baga, konting spicy na. Okay. Ayun, pwede na natin siyang ilagay, yung buro. Ito na yung buro. Ayun. Ayan. Ayun yung tilapia. At daw, ayan. Ayun. Ayan. Tutuin lang natin siyang mabuti. Ayun, ang buro. Sarap nito. Pag may mga inihaw, kaya kahit nilagang talong kukra, masarap sa gulay. Tapat na dito gulay. Yan. So yun yung mga hindi. Sana magustuhan nyo itong aking ginawang video ngayon. At huwag nyo po kalimutan mag-like, comment at share. At subscribe na rin at click yung notification bell para update po kayo sa aking panibagong video. So yun. Sarap nito. Tutuin muna natin siyang mabuti. Yung iba, depende sa pagluluto nito kung gusto nila yung half-cook lang.
Yung iba kasi gusto nila yung talagang tostado. Pero sa akin ayok ng tostado. Ito, pwede rin na pagkaluto nito, matagal din masira to. Ilagay lang nyo lang sa ref para pag gusto nyo kumain ito, mag-ulam. Yun, painit nyo na lang konti. Kung wala naman kayong ref, hindi naman basta-basta masisira to. Basta yun, dagdagan nyo na lang yung mantika para yung mantika ang mag-hold para hindi ma-spoil itong buro, hindi masira lalo, para hindi siya amagin. Hindi naman basta-basta nasisira to. Kaso yun, talagang umaasim lang talaga to pag hindi nilagay sa ref. Yun. Tutuin po natin siya, malapit na siya maluto. Yan. Yun, yung tilapia, nadurog na siya. Mahalo na siya sa kanin, sa rice. Yun. Tutuin pa natin siya. Hanggang umibabaw yung mantika. Hanggang magmantika siya. Yan. Yun. Kunting pa, nalutuin pa natin siya ng mga 5 minuto. Yun o, nag-oil na siya. Yun o, yung manti-mantika niya. Yan, malapit na. Wow, sarap. Sarap nito. Itong aking homemade na buro. Burong tilapia. Yan. Sarap nitong pang-almusal. Lalo pag maraming gulay na nilagam sa pag sa probinsya. May buro pa lang nito. Tapos, mga gulay-gulay sa inyong bakuran. Yung, mas napapakain ka na talaga. Yan. Yun. Ito na siya. Nagmamantikan na ako. Yan ang masarap na buro. Siya, lagay na natin ng onion leaves. Yan. Sarap. Yun. Yan siya, oh. Nag-coily na siya. Yan. Yun. Yan. Tikman na natin siya. Yun o. Sarap niyan. Pag lumamig pa ito, mas konti. Medyo mag-dry konti. Yan. Tikman natin lang. Yun. Ito yung buro. Aking gawa. Sarap. Sakto lang yung timpla niya. Tsaka hindi siya maasin. Pag kasi pag lumagpas ka ng mga 5 days to 1 na, 7 days, yun, masin na. Kasi yung ginamit ko dito yung bagong saing na kanin, kaya mas mabilis siyang maging pa-fermented. Yun, yung mamamasa na siya, magtutubig na siya. Pero pag yung mga matitigas na rice, yung parang, ano rin, yung tilapan sa ilukan, yun yung baaw, medyo mas matagal yun, ma-fermented. Medyo hindi pa siya ganong magbabasa lang. So yun. Kung magustuhan niyo po ang aking video, huwag niyo pong kalimutan mag-like at share, comment sa baba kung mayroon po kayong gustong sabihin, at saka subscribe at click yung notification bell para updated po kayo sa aking video. Maraming salamat. See you in my next video. Bye-bye!